May isa doon na nag-comment. Sabi niya sa akin, mag-asawa po ba kayo ni Gidget? No. Tapos may isa pa, halos marami, may boyfriend na po ba si Gidget? So hindi ko masagot kasi gusto ko ikaw ang sumagot. Hindi ko alam kung may tatanong din sa'yo sa Facebook mo kung meron kang boyfriend or wala, madami. Mga fans mo. Sagutin na natin kung may boyfriend ba si Gigi Dalana. Hello everyone and welcome back sa Kotz TV. Dito na naman tayo sa Triton Studios. Of course, sino pa ba ang nandito sa Triton Studios? So tawagin na natin ang ating pinakamamahal na special guest na kaibigan natin na si Gidget Dalana. Hi everyone! Yan, ang taas ang energy I'm ni back. Gidget. You're back. Kamusta Gidget? Kamusta yung buhay-buhay? Masaya. Super happy ako sa nangyayari. Balita ko, meron kang bagong nickname. Kasi nakita ko lang sa'yo, sa Facebook. Ano ba yung bago mong nickname? Share mo naman sa kanila. Yung bago kong nickname, Gigi Dalana. Bakit naging Gigi? Kasi mas madali siyang bigkasin. Kala ko yung Gigi na ginagamit sa mga games . O Gigi, hindi, G-I-G-I. Ah, G-I-G-I. So, binago mo rin yung nickname, yung surname mo, Dalana. Mm-hmm. Ginawa mong Dalana. Dalana. Kasi ang dami nabubulol. Bakit nga ba Gigi Dalana? Ano bang idea mo? Bakit Gigi Dalana? Actually, yun din kasi yung gusto ng management. Sabi nila, Gidget, ano bang name mo? Tanong nila, kung Mary Gidget Orfano Dalana. Yun kasi yung full name ko. Mm-hmm. Sabi nila, parang masyadong mahaba. Tsaka parang, mahirap siyang bigkasin. Meron kang i-share sa amin na i-celebrate with us dahil naka 102 subscribers ako. Grabe, iba. 102K na. Nung nag-start kaming mag-vlog ni Gidget, naalala ko nasa 19,000 lang yung subscribers niya. Tapos ako nasa 1,000 something. Tapos ngayon nasa 102 na siya. Ako nasa 1,000 plus pa rin. 'Di ba? Baka naman yung mga nanonood diyan kung yung mga nag-subscribe kay Gidget, i-share niyo na sa akin kahit yung mga lang, yung mga 200 lang. Kahit tatlo sa inyo. Please subscribe po sa Subscribe na kayo para sa para masaya tayong lahat. And speaking of YouTube. Kasi may nakita akong message sa YouTube ko. Naalala mo yung mga episodes natin. Uh-huh. May isa doon na nag-comment. Sabi niya sa akin, mag-asawa po ba kayo ni Gidget? No. Tapos may isa pa, halos marami, may boyfriend na po ba si Gidget? So hindi ko masagot. Kasi gusto ko, ikaw ang sumagot. Sagutin na natin kung may boyfriend ba si Gigi Dalana. Yes! Meron po! At hindi po sa video. Hindi po kami mag-asawa, okay? Makaibigan po kami. Hindi ko alam kung may tatanong din sa'yo sa Facebook mo kung meron kang boyfriend or wala, mga fans mo. Madami. So, once and for all, sasagutin na natin kung may boyfriend o wala. Guys, merong boyfriend si Gigi Dalana. Okay. Pwede mo ba pangalanan kung... Or secret muna. Or hindi ko alam. Pangalanan na natin. Sino ba ang boyfriend ni Gigi Dalana? Grabe, ang swerte naman ito. Sino ba yung boyfriend mo? Siguro ang pogi-pogi niyang boyfriend na yan. Siguro macho yan. Macho yun. Grabe. Matangkad. Siguro. Matangkad. Maraming abs. Hanggang dito yung abs. Sino ba ang boyfriend ni Gigi Dalana? Erwin Laksa! Si Erwin Laksa ang boyfriend ni Gidget na best man ko, na best friend ko. Okay? So, gusto ko kasi siya sa kanya naman galing, ayoko kasi sa akin naman galing para mas maayos. Okay? Ang tanong ko, kasi nung mga time na bago pa kayo magkakilala, nung nakikilala ka pa lang niya, nakukwento ka na sa akin. Siyempre, gusto ko magpakwento sa'yo. Okay? Kung paano yung history ninyo ni Erwin. Okay, ang unang question, paano ba kayo nagkakilala ni Erwin? Kakilala kami una sa Gazebo Royal. Tapos, demo yon para sa mga kakasal, sa mga debutant, sa mga events, ganyan.
Tapos dun kami unang nagkakilala. Tapos ang una kong kita sa kanya para siyang bakla. Bakla? Bakit bakla? Grabe ka naman sa bakla. Kasi alam mo yung maputi, tapos payat. Oh, tapos malamya, no? Sumalamya. Sa gazebo, no? Mm-mm. Ano to? Anong nangyayari ng time na yan? Meron kayong ano? Andun yung ano, yung banda ko before, yung Serenata Strings. Yeah, tapos, ayun, nag-demo kami. Kumanta ako. Sinong unang lumapit? Siya ba unang lumapit sa'yo? Or pinakilala ka ng banda sa kanya? O ikaw lumapit? Pinakilala ako ni LA sa kanya. Si LA Arquero, siya yung gitarista ng band namin. Siya yung nagpakilala sa akin kay Erwin. And siya din yung naging tulay kung bakit kami nag-uusap ni Erwin. Yes. Yung mga wingman. Saludo ko sa mga wingman na yan. So pag may kaibigan kayo ng wingman, pressure niya yan. Bihira lang yan. Kasi yung iba, mahina yung loob eh. May nagpapasabi pa, uy, sabihin mo naman, ano, uy, pakilala mo naman sa akin yan. Di ba? Ah, okay. Lumapit si LA sa'yo, tapos pinakilala ka niya kay Erwin. Ah, okay. So, nanligaw ba sa agad sa'yo si Erwin? O sinabi ba niya sa'yo na, uy, pwede ba ako manligaw? Or ano? Hindi. Walang nangyaring ganun? Wala. Basta nagkaintindihan na lang kayo. Ganun ba yun? Hindi. Numauna kasi parang wala lang eh. Kaibigan lang. Hindi ko siya pinapansin. Hindi kasi ako namamansin talaga. Lagi ako nakaganto sa phone. Wala lang. So pag time mo na kumanta, kakanta ka na? Kakanta na ako. Tapos hindi mo siya pinapansin. Pero napapansin mo ba nagpapakute sa sa'yo or tumitingin siya sa'yo, ganyan? Ako, nandito siya. Tapos inaasar ka ba niya? O inaasar ba ng mga kabanda mo siya sa'yo? Ah, hindi. Walang ganon? Walang ganon. Kasi typical ng ganon. Uy, si Erwin, oh, grab. Erwin, yung crush mo. Dumating. Hindi. Walang ganon? Hindi talaga. Ah. Hindi. Kasi pag high school, pag mga ganyan, college, oo, uy, yung crush tuksuan, mo dumaan, diba? Oh. Tapos yung lalo na sa pag mga magbabarkada ng mga lalaki. Uy, bagay kayo. Talagang paparinigan talaga. Uh-uh. Ipapahiya ka ng mga kaibigan wala, mo. Wala, ito hindi. Wala. Paano naging kayo? Kung kasi ganito, noong 2014 kasi nung una kami nagkakala, wala pa talaga. Noong 2016, doon na. Sabi mo, 2016, nanligaw na siya sa'yo. Hindi ko alam kung paano. Nagpapakit ba siya? Paano siya nagpakit sa'yo? Paano siya nagpakit? Yung mga salita niyong ano, yung mga salita niyong nakaka-hook. Ano, sige, ano na lang yung salitang nakapag-hook sa'yo na sinabi ni Erwin? Yung sinabi niya ay, kamusta ka na? Ang labo, ang babaw naman ng kamusta ka na. Pag sinabing kamusta ka na, mahook ka na doon. Kamusta ka na? Kinikilig ako, gano'n. So, nagpapakute na siya, tapos nagpapakute ka na rin. Or nagpapakute siya, tapos nag-ano ka. Nagdadalagang Pilipina ka, gano'n. Nagpapakute siya, tapos, ano, parang ako, dinamay mo sa amin isa't isa. Magkikita kami. Magkikita kami. Sa kayo nakikita? Dati kasi, nung ito na yung ano eh, nung nagko-contest na ako sa tawag. Dito na nag-start. Ah, okay. Nagko-contest ako sa tawag. Tapos, sabi niya, ano, parang kita tayo. Kita tayo sa, ano, Kambi. Alam mo yung Kambi? Ah, alam ko yung Kambi. Dan. Eh di, sabi ko, miss ko siya, ano yung sweet ko sa text. Tapos siya din, so excited siya. Eh di, nandun na kami. Tapos pagdating niya, gato lang ako, basta. First date namin yan. Ha, first date niyo yung Kambi? Yes! Na kaming dalawa lang. Yung first date yung nag-inuman kayo. Mm-mm. Oh, diba? Ang first saya date. Ng first date. Oh, tapos? Official to, ito yung first official date na. Paano niya sinabi na official date yon? Kasi kami, uy, lang date. Dalawa. Ah, ganun ba yun? Kami lang pag dalawa lang kayo, official na yun. Yeah! Wow! Napaka-memorable ng alam mo kung ano nangyari. Ah, ito na nga. Oh, nangyari! May dumaan. May dumaan isang maliit. Maliit lang siya. Ano, langgam? May ipis. May dumaan na ipis. May dumaan na ipis. Takot pala to. Takot siya sa ipis. Oo, oo. Tapos, ahampasin niya na ipis. Bakit? Chinelas. Ako yung nahampas.
Paano? Ako yung nahampas. Dumaan sa'yo? Tapos nahampas ka niya? Hindi ko alam. Pero ako yung nahampas niya. Saan ka nahampas? Sa mukha. Sa mukha? Ano, dumaan sa mukha mo yung ipis? Paano ka nahampas sa mukha? Paano ka nahampas sa mukha kung hindi dumaan? Hindi ko alam kung paano. Lumilipad? Paano sa mukha na yan? Para sa pader ata. Eh, para si yung dito ata siya. Ah, okay. Kailan ba naging kayo? Kailan? Naging kami November 21, 2016. Uy, birthday niya! Yes. Yes. Sinagot mo siya na birthday. Alam mo ba na birthday niya yun? Yes. Sinadya ko. Sinadya mo na birthday niya, sagutin mo siya. Regalo parang mo sa kanya. Parang regalo ko gano'n. Regalo mo lang o dahil ano, dahil gusto mo na siyang sagutin? Gusto ko na siyang sagutin. Oo, baka regalo lang talaga eh. Dapat na lang birthday ko! Kaso? Oh, may twist oh. May twist. Kaso? Gumawa ako ng box. Alam mo yung box na malaki at papaliit? Oo. Bubuksan mo isa-isa. Pag-open niya, merong yes. Tapos parang parang girlfriend ganun. Oo. Nagtaka siya, bakit ako sumagot? Hindi naman niya tinatanong. Tinatanong bakit ha? Okay na ako, chill na ako dito eh. Tapos sasagot ka? Walang ganun. Okay na ako, huwag kang ma-inlove sa akin. Ganun ba yun? Ang may unang ma-inlove? Kasi, hindi ko alam. Basta lang ako nag-yes. Parang, hindi ako tinatanong. Parang pumunta ka sa isang party, hindi ka invited. Ba't ka nandito? Yes! Yung nagtaka na rin ako, parang sino ba naligaw? Parang ako yata, parang pinilit ba kita? O na-pressure ka lang? Yes, wala kang nagawa. Shucks, hindi ko na mababack out on to, sabi niyo. Bakit mo siya sinagot? Ano ba yung una mo nagustuhan sa kanya? Una ko nagustuhan sa kanya, yung pagiging totoo niya. Okay. Yung pagiging totoo niya. Meaning? Pagiging, yung kung paano, hindi niya tinatago sa akin yung mga past experiences niya. Sinasabi niya sa akin. Lahat. Sinasabi sa akin lahat. Tapos, minahal ko yung siya. Minahal ko na siya talaga. Yung flaws niya. Yung kung ano man yung minahal ko rin yung past niya. Pero unti-unti yun. Mm-hmm. Unti-unti nag-ano sa akin. Nag-sink in sa'yo. Sink in. Tapos, hindi, may sobrang lalang nangyari na hindi niya ako iniwan. Doon ako na, okay. Doon niya ako nakuha. Ayun yung nakapag-decide. Yun yung main parang factor kung bakit ka nag-decide na ito na yung guy na yun. Yes. This is it. This is it? Pansit, wala nang ano. It's him! It's him, yes! It's him, yeah! Gano'n na kayo katagal? Gano'n na kami katagal? So, kailan mo siya sinagot? 2017? 2016. 16. 4 years na kayo. Oh my gosh, ang tagal. Malapit na yung anniversary nyo. November, yes. Sa November na. Uh-uh. Oh, beke naman. Pwede naman i-grab yung ano, hindi. Meron ba kayong theme song ni Erwin? Na kapag naririnig nyo yung song na yon, yun yung nakapagpapasaya sa inyo, naalala nyo yung mga pinagdaanan nyo. Alam yun? Okay, speaking of... Masaya. Oo, theme song. Yeah, theme song. Ako, pwede ko na ba sabihin yung ano lang muna, yung kanta ko for him. Sige. Yung kanta ko for him is yung More Than You'll Ever Know. I love you more than you'll ever know. Bakit yun? Alam mo naman na, kasi ako, hindi ako masyadong, hindi ako magaling sa words. Hindi ko masabi sa kanya kung bakit ganyan na, mahal kita kasi ganyan. So, yung kantang yun, yun yung parang nagsasabi sa kung gaano ko siya kamahal. Yung kahit hindi ko masabi sa'yo, napaparamdam ko kung gaano ko siya kamahal. Correct. Kasi minsan, ayun yung ginagamit natin na, pang-release nung yes. Emotion natin. Oo. Yung mga hindi natin masabi through songs, di ba? Yung theme song namin, na kapag naririnig namin yung If I never knew you, if I never knew this love, I would have no inkling of how precious life can be. Ganda ng song! Yes,
Spotify Never Knew You. Yan po ay sa Pocahontas. Bakit yun yung napili niyong kanta? Or sinadya niyo bang piliin yun? Hindi siya theme song. Pero pag narinig namin, yan yung ano natin. Mm. Yeah. Yung parang, yun yung first song natin. Yung kasi katulad nga sinabi ko na, ay doon mo nakikita or doon nai-interpret ng kantang yun kung ano yung mga pinagdaanan nyo. Pero hindi man directly yung kunya po. Sabi mo Pocahontas, 'di ba? Wala namang kinalaman yung relationship nyo kay Pocahontas. Pero dahil sa mga words na sinabi doon, nakaka-relate kayo. Dumating na ba sa point nyo na tinago mo ang relasyon nyo ni Erwin? No. Proud ka? Proud ako. Pero pag sinabi kunyari, may interview na biglang, "Uy, may boyfriend ka na ba?" Ano sasabihin mo? Yes. Oo. Hindi showbiz yan. Hindi ko maintindihan kung bakit nawawala ang pagiging fan nila sa isang tao kapag meron na silang really karelasyon na boyfriend or girlfriend. Malalaman mo lang na ang iyong isang fan ay loyal kapag nag-stick siya through your worst, di ba? And your best, di ba? Kapag meron kang boyfriend or merong girlfriend, dapat sinusuportahan ng fan mo. Yes. Hindi pwedeng pag may girlfriend lang, aayawan na. Ayan ba yan? May girlfriend na? Wag na nga yan. Sa iba na ang labo, yan. Ano? Oo, yung mga, so yung mga fans ni Gidget, malalaman natin yan kung sino ang loyal sa inyo. Tapos bigla naging 80K. Sabay yung mga subscribers niya, 102 naging 19,000 ulit. Pang ilan mo si Erwin? Nakailang boyfriend ka na ba? Seryoso ha? Hindi yung seryoso. Oo. Pangatlo ko si Erwin. Hindi yung mga joke. Pangatlo ko si Erwin. Pangatlo mo si Erwin. So si Erwin ba ang pinakamatagal mong nakarelasyon? Yes. Siya. Yung mga past mong relationship, gano lang katagal? Iba months. Months lang. Sa tingin mo ba si Erwin na ang forever mo? Yes. Oh yeah. Oh yeah. Si Erwin na ba ang forever mo? Yes. Di nga. Yes. Sure. 100%. 101%. Hindi ka magsisisi na kahit anong mangyari. Hindi mo siya iiwan. Masasabi mo talaga ngayon. Yes. Kasi mahirap magsalita ng tapos. Oo, mahirap magsalita ng tapos. Kaya yes. Yes. Kasi pag sinabi mong yes, meron yang kaakibat na ano, commitment. As in talagang kahit anong mangyari, physically, emotionally, spiritually, may mangyari sa kanya or sa iyo, hindi kayo mag-iiwanan. Yes. Naiiyak na. bakit nasabi mo na hindi mo na siya iiwan or hindi mo na siya papalitan or siya na yung forever mo? Kasi marami na kasi kami napagdaanan together na hindi ko makikita sa iba na siya lang yung makakagawa. Na yung nabibigay niya sa akin love, oh my gosh! Alam ko, hindi ko makifeel sa iba. Ganon. And ngayon, sa lahat na napagdaanan namin, sobra yung assurance ko. Assurance na binibigay niya sa akin na nandito lang ako palagi. Huwag ka mag-alala. Kasi ako, sabi ko na sa'yo kanina yung trust issues ko. Pero pagdating sa kanya lang ako nagtiwala ng ganito. So iba yung, iba si Erwin eh. Iba. Iba siya. Iba. Kapag pinapili ka naman, pag pinapili ka na, kunyari, sikat ka na. Ito na, marami ka ng offers sa mga stations, like kunyari, mga TV shows, ganyan. Tapos, mawawala lahat ng yun kapag pinili mo si Erwin. So, anong pipiliin mo? Career? Isa lang. Or si Erwin? Isa lang. And, bakit? Bakit si Erwin? Kasi yung career, pwede naman namin i-build yun together eh. Kasi, singer ako, singer siya. We can build a career of our own na
Like this. Oh, from the scratch, di ba? Scratch. Kasi dadating at dadating yan eh. Pero yung kung ang career yung pipiliin ko, kung wala sa answer, hindi ko kaya. Hindi ko kaya kasi ang buhay ng tao isa lang yan. Hindi ko kayang... Marami naman dyang iba, di ba? Mayaman. Walang Erwin. Yun lang. Hindi si Erwin. Hindi siya si Erwin. Walang Erwin Daksa. Mayaman. Kaya yung... Pogi. Payat. May abs. Grabe. May abs hanggang dito. Nasa kanya na lahat yun eh. Nasa kanya na lahat? Oo. Wow. Ang haba ng hair ni Erwin ngayon. Kung naririnig niya man ngayon to, ang haba-haba ng hair ni Erwin. Next question. Kung mabubuhay ka ulit at pagdadaanan mo lahat ng mga pinagdaanan mo ngayon, papipiliin ka kung dadaanan mo ba ulit yon or babaguhin mo? Gusto ko same pa din. Bakit? Kasi kung babaguhin ko, baka yung mga hirap na pinagdaanan ko, yun yung hindi ko ma-meet si Erwin kasi nagbago na eh. So gusto ko same pa din, step by step. Kahit kasi alam, detail by detail, yes. Yun pa rin. Yun pa din. Kahit masakit. Gusto ko siyang makilala, gusto kong maging kapit. Siya pa rin. Siya pa din. Ayoko na ng iba. Iba talaga ang haba ng buhok na Erwin. Sino ba yung Erwin na yan? Kung mamimit mo ang 16-year-old self mo, anong may bibigay mong advice sa kanya in terms of relationship? Jet! Kabata ko. Huwag ka muna ng jowa! At an early age, huwag ka muna mag-boyfriend. Yung mga crush-crush, pwede na yan. Pero ang advice ko sa isa, pag nakatungtong ka na sa relationship, ang advice ko sa'yo, be honest, loyal, be faithful. And sabihin mo sa kanya lahat, wala kang itatago. Kahit sobrang sikreto mo yan, kasi siya yung pinili mo, nakarelasyon mo, sabihin mo lahat, tanggapin ka man o hindi, choice na yun. So, basta maging totoo ka lang, kasi kapag naging totoo ka sa sarili mo. Ano yung mabibigay mong advice sa mga taong, ayun, nagmamahal, may relasyon, yung mga taong may pinagdadaanan ngayon sa relationship nila? Dahil you yourself, marami ka nang na-experience na about mga challenges, problems, di ba? Ang advice ko lang, stay put. Stay put ka lang, relax ka lang. Ganun. Relax ka lang. Kasi marami rin nagtatanong sa akin, Jet, I'm listening to your songs, nakaka-uplift. Kasi nga, namimiss ko yung jowa ko, hindi kami nagkikita, ano gagawin ko. And yung iba na fall out of love daw, kasi nga daw hindi nila nakikita. Ito yung advice ko sa inyo, namimiss nyo lang sila. Parang ako, like for example, ako nung nag-abroad si Erwin, na nag-tour kayo, may instances na sobrang miss na miss ko siya, na kina-question ko siya, mahal mo ba ako? Mahal mo ba ako? Namimiss mo ba ako? Ganyan! And then, naisip ko na ako lang pala. Ako yung may problema, hindi siya. Kasi masyado ako nag-overthink. Ang advice ko, huwag kayo mag-overthink. Kung gusto niyo siyang tanungin ng mga kinakabigat ng loob niyo, tanungin niyo lang siya. Tapos ilagay niyo rin yung posisyon sa sarili niyo sa kanya. Isipin niyo ano ba yung nararamdaman nito, ganito din ba? Tanungin niyo siya, kamusta ka na? Alam niyo yun? Kasi huwag nating isipin yung sarili lang natin pagdating sa relationship. Kasi hindi naman to ano eh. Hindi to one-way relationship. It's a two-way relationship. So, ma-overcome yan kapag nag-usap lang kayo. Kailangan nyo lang talaga pag-usapan. And ilagay nyo yung sarili nyo sa partner nyo. Yeah. Importante yung ano, yung open communication talaga sa mga mag-partners. No? Kasi dahil nga nagkaroon ng pandemic, nagkahiwalay kayo, di ba? Magkahiwalay. And
parang nangyari LDR, di ba? Hindi kayo nakikita, nakikita lang kayo sa online. Paano na lang kapag walang internet? Napuputol pa minsan. Minsan lag pa yung internet. Ang pinaka dapat pag ano niyo, pag hugutan niyo is yung bakit sa umpisa pa lang bakit naging kayo. Di ba? Bakit tayo nandito, alam mo 'yun? So importante yung kung ano, kailangan yung paghugutan yung love. Kasi kung palagi niyo iisipin yung mga challenges, yung mga kakulangan ng isa't isa, time, and yung mga efforts nila, talagang magkukulang. Kasi tao kayo eh. Meron kayong mga, hindi kayo perfect. Hindi tayo perfect. Lahat tayo hindi perfect. Marami tayong mga pagkukulang sa isa't isa. And dapat hindi tayo tumitingin doon sa mga kakulangan na yun. Bagkus, doon tayo sa ano, bakit tayo nandoon at the first place? Dahil mahal natin sila. Diba? So yun dapat yung pagugutan natin. Kung mahal mo, mag-stick ka. Yes! Kasi kung kahit ano pa dumating sa'yo o dumaan sa relasyon nyo, kapag mahal nyo isa't isa, wala makakabuwag sa inyo. Yes, kakayanin nyo yan. Exactly. And maraming salamat sa lahat ng mga nanonood ngayon dahil hindi kayo nabuwag sa panonood sa amin. Yes! And mahal na mahal nyo kami, especially si Gijet. And maraming salamat, Gijet, for your time. And nagkita na naman tayo at nagkasama so na naman much. Tayo ulit. And congratulations ulit kay Gijet de la Llana for hitting the 102,000 subscribers. And congrats din sa akin dahil meron akong 1,000 400 something. And yun, maraming salamat Gijet and maraming salamat po sa lahat na nanonood ngayon. And mag-subscribe na kayo and paabutin natin ng 1 million si Gijet, guys. At kapag naka 1 million 'yan, manlilibre yan ng burger. And maraming salamat ulit, guys. Maraming salamat. Bye-bye.